Noong December 20, 1955, si Corporal Winnie Martellana at ang kapwa Scout Ranger na si Master Sergeant Francisco Camacho Sr. ay inatasan ng kanilang commanding officer upang i-neutralize ang kilabot na commander ng guerrilla na Hukbalahap na si Eddie Villapando na nag-ooperate sa Cavite, Laguna at Batangas. Sa operasyong militar na iyon ay naging matagumpay si na Master Sergeant Camacho at Corporal Martellana na man-neutralize at ilikida ang commander ng Hukbalahap na si Eddie Villapando at ang kanyang mga bodyguard. Pero paano nga nila ito na-neutralize at napatay ang kilabot na commander ng gerilyang Hukbalahap? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Sina Corporal Winnie Martellana at Master Sergeant Francisco Camacho Sr. ay mga enlisted personnel ng Philippine Army at sila ay membro ng Elite Scout Ranger, isang unit ng Philippine Army na biyasa sa guerrilla warfare. Sila ay naatasan noon ng kanilang commanding officer upang magsagawa ng military operation para i-neutralize at ilikida ang kilabot na commander ng gerilyang Hukbalahap na si Eddie Villapando na nagahasik ng takot at kaguluhan na nag-ooperate sa mga probinsya ng Cavite, Laguna at Batangas. Ang Hukbalahap o ang Hukbong Bayan laban sa Hapon na karaniwang tinatawag na Hukbalahap o Huk ay isang sandatahang grupo na naging kalaban ng mga Hapon noong sinakupan nila ang Pilipinas. At di naglaon ay naging kalaban na rin ito ng gobyerno. Naging matunog noon ang pangalan ni Eddie Villapando dahil sa kanilang paghahasik ng takot at kaguluhan. Kaya gumawa ng plano at hakbang ang 1st Scout Ranger Regiment kung paano nila malikida ang kilabot na commander. At tinawag nila ang kanilang misyon na Operation Secret. At sina Corporal Winnie Martellano at Master Sergeant Francisco Camacho ang naatasan sa misyon na iyon. Ang intelligence operation na iyon na tinawag na Operation Secret ay itinuturing na lubhang mapanganib, kaya maingat nila itong isinagawa sa loob ng 3 buwan. Pinag-aralan lahat ng kilos, galaw at mga detalye para mapasok nila ang kuta ni Commander Villapando. Nagkunwaring mga sibilyan, sina Master Sergeant Camacho at Corporal Martellana at nakipagkaibigan sila sa commander na si Villapando at sa kanyang mga tauhan para makuha ang tiwala at loob ng mga gerilya. At sa loob ng 3 buwan na iyon na kanilang pag-disguise ay nakuha nga nila ang tiwala at loob ni Commander Villapando at nag-aantay sila ng tamang pagkakataon para maisagawa nila ang kanilang plano para itumba ito. At dumating na nga ang tamang pagkakataon ni Corporal Martellana at Master Sergeant Camacho. At dumating na ang tamang pagkakataon noong December 20, 1955, sina Sergeant Camacho at Corporal Martellana at si Commander Villapando kasama ang kanyang 2 hukbalahap na bodyguard ay lumabas, sakay sila ng isang jeep at noong tinatahak na nila ang highway mula sa San Pablo City at Bayan ng Kalawan, habang nagdadrive si Sergeant Camacho, ay bigla niyang inihinto ang jeep sa harap ng gate ng tinatawag na International Rice Research Institute sa Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, at bumaba ito at nagkunwaring susuriin ang makina ng jeep. Pagkababa ni Sergeant Camacho sa sasakyan, ay ganoon din ang ginawa ni Corporal Martellana, bumaba din siya. At tinanong ng isa ang kasama sa katagang, "Malamig ano?" At ang sagot naman niya ay oo nga. At iyon na ang signal para simulan nila ang kanilang pag-atake. Mabilis nilang dinampot ang 2 submachine gun
at agad nilang pinaputukan ang nagulat na commander na si Villa Pando. Kasama ang isa niyang bodyguard, hindi na ito nakapalagpa at agad na namatay si Villa Pando at isa sa kanyang bodyguard. Bagaman malubhang nasugatan, ang isa niyang tauhan ay nagawa pa niyang makaganti ng putok at nabaril niya si Sergeant Camacho bago siya namatay. Agad na itinakbo ni Corporal Martillana sa ospital si Master Sergeant Camacho, pero sa kalaunan, ito ay namatay habang ginagamot. Dahil sa tagumpay ng kanilang misyon at sa katapangan na kanilang ipinamalas, na-neutralize at pagtumba sa kilabot na commander ng Hukbalahap, sina Master Sergeant Francisco Camacho Sr. at Corporal Winnie Martillana ay ginawaran ng medalya ng kagitingan o Medal for Valor, ang pinakamataas na parangal para sa isang sundalo ni Pangulong Ramon Magsaysay. At posthumous naman sa kaso ni Master Sergeant Camacho na namatay sa labanan. Noong panahong iyon, ang dalawang Scout Rangers na sina Corporal Martillana at Master Sergeant Camacho ang kauna-unahang enlisted personnel na tumanggap ng Medal for Valor. Ang pambihirang kabayanihan at hindi matitinag na katapangan na ipinakita nila Corporal Martillana at Master Sergeant Camacho ay naging bahagi ng pamantayan sa tradisyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ang Camp Winnie Martillana na isang kampo ng Philippine Army sa Pilikamarini Sur ay ipinangalan sa kanya bilang parangal at pagpupugay. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.